Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Gutom na po ba kayo? Hindi. Hindi pa? Hindi pa. Okay. Hahabaan po natin ang ating pamilya. Gutom na po ba kayo? Opo. Bawal po magsinungaling, ha? Ang una niyong sagot ay, hindi pa. Okay. So ngayon po, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Pina Francia. Our Lady of Pina Francia. Gutom na talaga kayo. So pinagdiriwang po natin ang fiesta ng Nuestra Señora de Pina Francia. Okay? Every third Saturday of, may third Sunday of? September. Okay. Hindi po ako taga Bicol. Ayun ko sa Batan ko. Batan ko hindi din. Hindi kami taga Bicol. Pero, iisa yung aming ina. At lahat tayo, iisa yung ating ina. Ina. Ang mahal na Birhen. Okay? Ano man yung kanyang titulo, ano man yung kanyang yung ating devotion, iisa yung ating ina, ang mahal na Birhen. Punto po tayo sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo. Ano po yung pinagtatalunan ng mga disipulo? Yung mga hindi po nakaintindi ng salitang Filipino, makatabi nyo, bakit hindi nakaintindi ng Filipino, i-translate nyo na lang. Okay lang po ba yun? Kasi nakita ko naman po, marami namang itim yung buhok eh. Buti pa kayo, itim yung buti pa kayo, may buhok ako, mawala na. Anyhow, ang tanong sa atin ng ating Ebanghelyo ay, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sa inyo pong palagay, sino ang pinakadakila? Siyempre, ang Diyos. Pero, ang tanong, paano natin may imitate ang ehemplo ng Diyos? Paano ba tayo maging dakila sa mata ng Diyos? Madaling maging dakila sa mata ng tao, di po ba? Iba sa atin, lalabas ang yung shoulder dito, nasa picture ng Instagram. Dami ng likes, di po ba? Bago online selling, lalabas lang yung ano, di ba? Marami ng mga viewers. Madaling sumikat. Pero ang tanong sa atin, paano ba tayo maging sikat sa mata ng Diyos? Ito yung tanong ngayon. Sa ating mga pagbasa, binigyan po tayo ng mga ehemplo o mga ideya kung paano ba maging dakila sa mata ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, nakita natin sa Aklat ng Karunungan na dapat tayong lahat ay maging inspirasyon sa bawat isa. Pag nakikita tayo, dapat makita nila na tayo ay isang mabuting tao. Pwede niyo po bang i-claim na mabuting tao tayo? Parang mahina din. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, sinabi, tambangan natin itong mabuting taong ito sapagkat ipinamumukha nila sa atin na tayo'y hindi sumusunod sa kautusan. Kaya nga, ang dapat natin gawin, dapat maging inspirasyon tayo sa ibang tao. Ika nga, dapat maging influencer. Nag-YouTube po ba kayo? Ah, hindi? Ano po ba? TikTok na lang kayo, TikTok. Dapat maging influencer kayo sa TikTok para maging inspirasyon tayo sa bawat isa. Kasi sa unang pagbasa, nakita natin na kinokorekt ng mga mabuting tao yung mga masasamang tao. Pero ano yung kanilang balak? Tambangan.
Instead na magpasalamat sila sapagkat kinokorek sila, anong ginawa? Gagawa pa sila ng masama upang ipatumba yung mabuting tao. Nandun yung revenge. Di ba pag tayo nasasaktan din? Balang araw, may araw ka din. Di ba? Ganun yung mentality natin. Dapat hindi maging ganun. Kaya nga, ang mahal na birhen ay naging inspirasyon natin, hindi upang magbigay ng revenge sa ibang tao, kundi maging inspirasyon bilang isang mabuting tao sa ating kapwa. Sino bang ating kapwa? Tingnan po ninyo ang katabi. Maganda po ba? O pogi? Yan po inyong kapwa. O huwag na kayong tumingin sa harap. Tingnan niyo ang katabi ninyo. Siya ang inyong kapwa. At sana, yung kapwa ninyo, ikaw yung idol. Ikaw yung inspirasyon niya upang magpatuloy ka sa iyong ginagawang kabutihan. Instead na tambangan mo siya, ang gagawin mo, imbitahan mo siya. Di ba? Iniimbitahan po ba niyo yung katabi niyo? Kakait kayo sa atrium? Ano ba? Kakait? Ano ba yung magandang restaurant? Epicurean daw. Merriwell. Sa city yun eh, dito. Kakait ka sa Cirilo. Yung kay George. Si George dito. Di ba? And said na awayin mo siya, imbitahan mo na lang. At pakainin mo ng lechon. At least naging generous ka, di ba? Kaya nga yan, dapat mag-i-inspirasyon tayo sa paggawa ng mabuti. At ito yung dapat nating gawin upang maging sikat tayo sa mata ng Diyos. Inspirasyon dapat tayo. Okay? Ano yung ikalawang bagay? Dapat maging neutral. Neutral. Hindi pwede tayo maging bias. Hindi dapat tayo maging bayaran. Kundi dapat neutral tayo sa ating posisyon sa buhay. Ano bang sinasabi sa atin ng ating ikalawang pagbasa? Sinasabi sa atin na kung meron tayong mga inggit at mga makasariling hangarin, ano yung ginagawa natin pag meron tayong ganoon? Kung meron tayong puot sa ating mga puso? So yun. Nagchichismis kasi may ambisyon. Kaya dapat maging neutral tayo. Huwag tayong maging bias sa ibang tao. Dapat ang haharin natin ay yung kapayapaan at sinasabi ito sa sulat ni Apostol Santiago. Hindi dapat tayo papanik dito sa kabila, papanik dito. Ang dapat panigan natin ay ang Diyos lagi. Neutral. Neutral po ba kayo o neuter? Alam nila yung neuter. Sa part ng special Latin, mayroong neuter. Walang gender yon. Okay. Pero tayo dapat maging neutral tayo. At ang dapat panigan natin, hindi yung ibang tao, kundi ang dapat panigan natin ay ang Diyos. Ironic di po ba? Neutral tayo, pero ang dapat panigan natin ang Diyos. Neutral. Dapat alisin natin yung mga pansariling ambisyon. Alisin natin yung mga inggit. Alisin natin yung mga mata natin na tumitingin
ng pagkakamali ng ibang tao. Bagkos, ang ating focus dapat ang Diyos. Ang Mahal na Birhen ay laging neutral. Sapagkat ang kanyang focus, ang kanyang laging pinapanigan ay ang Diyos. Kaya nga siya po'y itinampok bilang reyna ng langit. Siya'y naging sikat, hindi sa mata ng tao, kundi siya'y naging sikat sa mata ng Diyos. Okay? Ano po yung ikatlo? Time na po ba? Ikatlo, dapat maging available tayo. Kung tayo po ay niyayang magsimba, ano po yung sasabihin natin? Dapat yes. Hindi yung, ay, saka na mare, busy pa ako. Ay, hindi, may pupunta ka, may punta kami kasino. Kaya hindi ka na nanalo eh. Di ba? Ayaw kong pumasok sa kasino kasi titignan pa nila yung passport ko eh. Kaya kong pumasok doon. Kapadagon. Sapat daw sa atrium lagi. O doon lang sa paligid. Doon sa pool. Okay. Pero ito yung dapat nating alalahanin. Dapat maging available tayo. Gusto ba nating maging sikat? Dapat maging available tayo sa magbibigay ng karangalan sa atin. Hindi ang tao, kundi ang Diyos. Pag mamamatay tayo, anong dala-dala natin? Hubad tayong lumabas sa daigdig, hubad din tayong babalik sa langit. Ano bang sabi sa atin ng Ebanghelyo? Gusto niyo maging sikat, sabi ng Panginoon? Tingnan niyo ang isang simpleng bata. At sino yung kalong-kalong na mahal na birhen? Ang batang Jesus. At ipinipresenta sa atin na dapat maging katulad tayo ng isang bata. Na pag tinawag ng nanay, laging available. Di ba? Pag inutusan po ba niyo ang inyong mga anak? Dati, ngayon siguro hindi na. Pag inutusan niyo dati, di ba? Tatakbo sa inyo agad. Pag tinawag niyo, tatakbo sa inyo maagad. Kasi available sila. At dapat ito yung ating gagawin din. Dapat maging available tayo. Lalo na, dapat may oras tayo sa Diyos. Ang Mahal na Birhen ay laging available. At ayun binanggit niya sa anghel, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. At ano pa yung sinabi ng Mahal na Birhen sa mga disipulo? Dapat pakinggan nila si Jesus. Do whatever He tells you. Kung ang Mahal na Birhen ay available, at sinabi niya sa mga disipulo dapat maging available sila, dapat tayo rin. Hindi lang tayo ng dedibosyon sa Birhen ng Piña Francia, kundi tayo ay sumasamba bilang bayan ng Diyos. Tayo ay available bilang bayan ng Diyos. At ang debosyon natin ito ay dadalhin tayo sa kalangitan. Sapagkat ang debosyon ang magdadala sa atin patungo sa Santa Misa, na fluvial, part ng ating debosyon, na krusaryo, part ng debosyon. At ano yung nagbibigay kompleto sa debosyon ito? Ang Eucharistia. May iba po tumitingin sa relo. Ibig sabihin, meron pa kayong lakad. Ako wala ng lakad. Kasi binigay ko yung availability ko
sa piyestang ito, meaning sa oras na ito, meaning maging available tayo. Mamaya huwag tayo magmadali. Dapat yung availability natin, ilaan natin. Diba lagi yung sinasabi, oh quality time Father, quality time. Ang tanong, may quality time ba tayo sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, kung gusto natin talagang maging greatest in the kingdom of heaven, dapat maging inspiration tayo, neutral at available. Sa madalit sabi, tayo dapat ay maging ina. Ano ba ang tawag ng mga Bicolano sa Mahalaberhin ng Piña Francia? Ina. At lahat tayo ay tinatawag na maging ina ng Diyos. Maging inspirasyon, neutral, at available tayo lagi sa Panginoon. Amen.